And check this mic, check this mic. Wow! Kumusta mga katoda? Another day, another vlog, another unboxing, another review, and of course, another adventure na naman at karagdagang impormasyon na naman, lalong-lalo sa ating mga YouTuber na nangangailangan. And of course, naghahanap ng makabagong advance or isang pagbabago or karagdagan para mas mapaganda ang ating mga contents and ating mga videos. Tara, samahan niyo ako para sa gagawin kong testing ng microphone na aking nabili. And syempre, gaya ng unboxing natin dyan, isang content creator, kinakailangan natin makapagpahayag or makapagbigay ng isang informasyon na kung saan ay kung gumagamit man tayo ng mga boses at sa mga kabagong paraan ngayon, napakadaming gumagamit or napakadami ng lumalabas at gumagamit ng mga makabagong mikropono. Iba-iba ang presyo, iba-iba ang specification. Syempre, dun tayo sa alam natin, magiging komportable tayo. But then again, if you are looking for budget-friendly na audio para sa ating mga content creation and of course, para sa ating mga content, sa ating mga videos and atin sa mga vlogs, ayan, bawat isa sa atin ay nangangailangan ng magandang audio, lalong-lalo na kung tayo ay nagbo-vlog at nagpapahayag tayo ng mga information and we want to share those knowledge, those information na kung saan ay pwede makatulong sa ating mga manonood and syempre para sa ating mga followers and sa ating mga co-vloggers na rin na naghahanap ng isang magandang aparato or isang magandang equipment para sa ating vlog. And kung naghahanap ka ng budget-friendly, gaya nga niyan, nandyan na yung unboxing ko ng nabili kong lavalier mic na wireless na kung saan ay pinili ko yung dalawang receiver para na rin sa aking gagawing mga interviews. And syempre, para makapaghatid ako ng mas maganda pang information, lalong-lalo na ako nag-i-interview ako. And syempre, para hindi hassle na kung saan ay magkakabit pa ako ng wire na ginagawa ko before na bumili ako ng mga lapel, mga car diode, and of course, mga boom mic na kung saan ay napaka-inconvenient or hindi komportable na mag-kokanik ka pa ng mga wire and napakadaming gagawin. And syempre, hindi mo ma-express yung mga gusto mong gawin when you are making a videos and vlogs. Guys, tara, samahan nyo ako. Ayan, i-review natin. And syempre, i-testing na rin natin ang nabili kong microphone, lavalier, or the Shure, na kung saan ay, guys, disclaimer lang, this is not a sponsored videos. Ayan, binili ko po siya, gaya nga nang nasabi ko sa aking initial review, na kung saan ay sana ay supportahan nyo rin. Please do like and share na rin. And syempre, if hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to hit the notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang videos. And syempre, mas magsama-sama pa tayo sa maraming adventures like food, technology, and syempre yung mga gamit na makabago na kung saan ay maghahanap tayo ng affordable at higit sa lahat ay kayang-kaya ng bulsa para makapaghatid ng isang magandang vlog at magandang information. And syempre, without further ado, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Ito na ngayon yung wireless mic. Susubukan natin yung capacity niya using the Android device. Ayan, I have this Android device. And syempre, sa iOS na kung saan, if you are using an iOS, lalong-lalo na yung mga bagong iOS device ngayon, mga iPhone na kung saan ay kinakailangan na. Wala na siyang 3.5 jack, syempre, ayan. Bumili na rin ako ng 3.5 jack na kung saan ay compatible for the iPhone use. Syempre, dahil ang kasama ng receiver na ito or ng package na to or ng mic na to na nabili ko is 3.5 na cable na kung saan ay standard for a audio ng mga Android device na kung saan ay gumagamit pa ng mga 3.5 to 3.5 no, which is merong TRS and TRRS. Mag-research na lang kayo if ever na hindi kayo familiar or makabili man kayo ng ganito at ma-encounter nyo yung ganung problem. Just make sure na hanapin ninyo yung compatible, most especially when you are using an iOS device, kinakailangan nyo talaga ng special or separate na audio jack para sa ating mga iPhone devices and magamit natin this because dito kinakailangan i-connecta natin
ang ating level your mic na ito. Na kung saan ay may naka-designate na buttons dito sa may side ng power, yung volume, nandito yung mga settings niya. And syempre, ayan, nalagyan ko na rin siya ng sticker ng aking, of course, ng aking channel. And nandito yung kanyang for mobile. And syempre, meron ka ding pagkakataon na marinig o ma-monitor yung mga ginagawa mong vlogs, yung mga ginagawa mong videos and mga contents para marinig mo kung meron bang ongoing na audio. And syempre, ma-monitor mo kung mono or stereo yung ginagamit mo. Most especially, kung gumagamit ka ng isang special na aplikasyon na kung saan ay namo-monitor mo yung flow ng audio mo kung umaandar ba or merong audio ang iyong bawat content na ginagawa para hindi hassle. Siyempre, may mga tao or may mga vlogger na gumagamit ng special application na kung saan ay may indicator or may indication na gumagana ang mga external mic na ikinabit nila. Maybe the Bluetooth also is ganun. So ayan, meron siyang dito nga headphone jacks na kung saan ay no-monitor mo yung mga sinasabi mo or yung nangyayari sa paligid mo. Siyempre, ayan, nakagawa na rin ako ng mga random test and mga testing ng audio nito, lalong-lalo na dun sa aking previous na gala sa Quiapo na kung saan ay sumakay ako sa Pasig Ferry Service. Ayun, totoo nga naman talaga ang yung experience is mahangin siya and hindi mo pwedeng i-compromise na walang hangin. Since tumatakbo yung ferry boat, syempre hindi mo maiwasan yung hangin. And most especially, yung panahon is windy talaga dahil ilog yon. So may mga nangyayari pang iba't ibang background noise at iba't ibang ingay sa paligid, kung kaya't nakatulong talaga ng malaki yung pagkakaroon niya ng wind map or yung sinasabi natin as dead cat or yung wind map na protection niya para sa mga hangin, of course. Like ngayon, nakatapat ako sa electric fan on my side, most probably sa aking front or sa aking harapan yung electric fan. So bibigyan natin siya ng test kung ano ba yung kapasidad nito when using ana iOS device or the iPhone, syempre, and pag gumagamit tayo ng Android devices na kung saan may 3.5 na kasamang jack sa kanyang package. And syempre, panoorin nyo na rin na supportahan yung aking ginawang unboxing para dito sa lavalier mic na to. I-connect natin this device on my Android device. And currently, naka-connect ako ngayon sa aking Android device na kung saan ay na-sync ko na yung aking transmitter and aking receiver na kung saan ay yung dalawang mic ko is sync na sa kanya. Ayan, meron siyang indication light here. Natakpan lang siya ng sticker ko because nilagyan ko na nga siya ng aking logo para for doing some interviews dahil hindi nga naman to sponsored. So, yon. Para design na rin syempre nung aking pinakang microphone na gagamitin. And syempre, yun nga gaya ng sa aking initial review, ayun, na-sync ko na siya and nabigay ko na yung some definition that adjustment volume here, syempre yung power and yung volume niya isi-set mo pag isi-sync mo siya and yung wind map and syempre yung kanyang pinakang clip. And ngayon, I'm doing a talking na kung saan ay malapit siya sa akin ang mic na to na dalawa. So umpisahan muna natin dito sa first receiver niya. So naka-on din yung isa. Ayan, check test mic. Ayan, napaka-convenient niya lang gamitin dahil unang-una talagang naglo-long last siya. Matagal yung battery niya na kung saan ay gumagamit na rin siya ng standard na USB Type-C na kung saan ay yun ay yung pangkaraniwang ginagamit ng mga charger ngayon, kaya napakadaling mag-charge na dahil kasama na rin sa package niya yung isang charger na USB na may kung saan may dalawa na rin USB Type-C para sabay mo siyang ma-charge together with the receiver and the transmitter, syempre. And ayun na nga, so ngayon naka-on siya and naka-sync siya on my Android device. So ayan, ilalagay lang natin siya dito and hindi ko pa na-check dito sa aking bahay or dito sa ginawa kong setup na studio kung ano yung impact niya when it comes sa ganito kalayo or ganito yung distansya niya. And syempre merong electric fan or merong hangin na nanggagaling on my prod aside from tahimik na lugar ng background. And syempre nasala ko na rin and na-test ko na rin ng maraming beses na mag-video dito using the built-in
gamit ang built-in microphone nitong aking telepono na ginagamit for vlog, which is the Android, yan, yung Samsung. And of course, we are going to try also using the iOS, gaya nga nung nasabi ko, meron siyang special na wire na gagamitin ka or the connector para magamit mo yung kanyang 3.5 na TRRS microphone para ma-deliver niya through iOS at maipasok niya yung sound dito sa ating iOS device or the iPhone, na which is nagamit ko na rin naman tong iPhone and na-test ko na rin siya on some videos, nakapag-gawa na ako ng videos or vlog, hindi ko palang na-upload nung nandun ako sa Arcobia, and nakita ko naman na maganda rin yung binibigay niyang quality and malayo rin talaga yung distansya na i-provide niya using the iOS. And syempre, na-test ko na rin nga siya dito sa aking Android na kung sana yan lang lagi kong ginagamit for my vlog. Yun nga, yun sa vlog ko sa Pasig Ferry na kung saan itagang napakahangin from San Joaquin Station up to Escolta. And lalong lumakas yung hangin nung dumating ako sa may pinakang Escolta mismo. And syempre, nagkaroon din ako ng videos doon habang umaandar yung ferry. And talagang nasala ko na siya and na-test ko na siya. At hinayaan ko lang siyang naka-on for how many hours nung adventure ko at yung pasyal ko sa Escolta na kung saan ay I have those food vlogs and food adventure with my friends. And masasabi ko nga, nakauwi na ako ng bahay, hindi pa rin siya naglo-lowbat, and hoping so much na makapag-deliver siya ng magandang sound right now. And also, this is the receiver na pangalawa. Check test mic. And if you are having an experience or nakagamit ka na ng microphone na ito until now, and mas nauna kang makapag nung inilabas to sa market, is mas nauna kang nakabili, just give me an opinion or comment down below. And also to viewers, magbigay kayo ng mga opinion ninyo and mga tanong ninyo to answer. Sasagutin natin yan para mas lalo kayong ma-inganyo na bumili ng ganito. Kung kayo din lang naman ay content creator na naghahanap ng mikropono or ng audio or ng sound at makapag-provide kayo ng isang magandang informasyon, mostly kung nagsasalita kayo on your vlogs, makakatulong to also when you are having lives and of course interviews, and syempre sa mga nag-online class. Ayan, hoping na maganda yung dinideliver niya.